Magandang hapon, I'm Judai Kerst. Ang video ko ngayon ay naiiba sa lahat ng video na ginawa ko dahil ang video ko ngayon ay patungkol sa ating mahal na BBM or sa history ng mga Marcoses. Ako ay isang solid supporters ni BBM. Ginagawa ko ito para mahikayat ang mga kabataan sa namamulat sa mga maling impormasyon dati na patungkol sa history ng mga Marcoses. Hindi ko ito ginagawa para manira ng ibang politika. Ginagawa ko ito para mamulat ang mga kabataan sa totoong nangyari noong panahon ni Marcos or ni Ferdinand Marcos. Alam niyo ba na bago namatay si Ferdinand Marcos ay may huling habilin siya kay Cory? Yung mga taga-Bataan, alam na alam nila to. Dahil ito ang huling habilin ni Ferdinand Marcos bago siya namatay. Ito po, alamin natin kung anong huling habilin ni Ferdinand Marcos kay Cory. Panoorin po natin. Ang bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking montahe at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andiyan ang Bataan nuclear plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihigante. Huwag natin idamay sa bayo ng Pilipino. Kanya te, balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, bakstak na ang Pilipino. So, napanood na natin ang huling habilin ni Ferdinand Marcos kay Cory Aquino. Mungkahi pala ni Ferdinand Marcos kay Cory Aquino na ipagpatuloy ang nuclear power plant sa Bataan. Dahil ito ay makakatulong sa pagbaba ng mga bill sa kuryente. Diba? Ang ganda. Ang gandang pakinggan. Ang ganda pakinggan kung sana pinagpatuloy yun ni Cory Aquino. Dahil sana, hindi tayo naghihirap ng mga Pilipino. Dahil unang-una, konti lang ang babayaran natin sa kuryente. Ang sarap sanang pakinggan kung pinagpatuloy ni Cory Aquino ang nasimulan ni Ferdinand Marcos. Pero hindi eh. Hindi niya pinagpatuloy dahil sa anong kadahilanan. Dahil maaalala lamang daw ng mga tao ang ginawa ni Ferdinand Marcos. O mas madaling sabihin na maaalala ng mga tao, ng mga Pilipino, si Bongga, si Ferdinand Marcos dahil sa nuclear power plant. Diba? Kung ikaw bilang pinuno, maiisip mo ba yung paniniwala na yon? Iisipin mo ba yung sarili mong kapakanan kumpara sa kapakanan ng mga nakararaming Pilipino? Pinuno ka. Dapat inisip mo yan. Dapat inisip mo muna ang ikabubuti ng nakararami bago yung sarili mo. Dapat ba yung maging pinuno na yung walang mapagtanim ng galit sa kapwa? Diba? Sana kung pinagpatuloy mo, Cory Aquino, sana hindi naghihirap ang mga Pilipino. Sinabi pa ni Bongga, sinabi pa ni Ferdinand Marcos na 20 years from now, babagsak ang Pilipinas. Ngayon saan? Diba? Bumagsak naman talaga ang Pilipinas. Dahil nasaan tayo? Naghirap tayo. Naghirap tayo dahil sa kagagawan mo. Naghirap tayo ngayon. Alam nyo, walang masama ang maging isang pinuno balang araw. Pero dapat, kung kayo ay magiging isang pinuno, sana isipin nyo yung mga kapakanan ng nakararami bago yung kapakanan nyo o bago yung pansariling kapakanan ninyo. Kaya, sana yung mga susunod na presidente o yung magiging presidente ngayong 2022, sana may pagbabago. Hindi namin kailangan ng
kapabahay, hindi namin kailangan ng ayuda. Hindi namin kailangan ng tulong. Dahil lahat yan, may hangganan, mauubos. Ang kailangan namin, yung mapabago ang Pilipinas. Yung mapagaan ang pamumuhay. Yung masasabi namin na pinagpaguran namin. Yung masasabi namin na abot kamay namin na makukuha. Dahil nagbago ang sistema. Dahil katulad ng pababae ng mga bilihin, ang bigas, ang mga bilihin, ang gasolina, ang bill sa kuryente, sa tubig, sa mga internet, 'di ba? Sobra-sobrang laki ng mga babayaran. Pandemic na, pero sobra pa rin ang mga binabayaran namin. Pandemic, lockdown, huminto yung trabaho, nawala ng trabaho yung iba. Pero yung mga babayarin, yung mga bills, hindi nawala. 'Di ba? Ang laking hirap ng mga Pilipino. Mga bawat Pilipino na naghihirap. Sana kung sino man ang magiging presidente at kung si BBM na ngayon, sana magbago ang sistemang nakatulad nito. Ayun, at maraming salamat po sa pakikinig sa aking maliit na video. Sana po mag-isip po kayo ng mabuti. Huwag niyo pong sayangin ang inyong boto. Huwag niyo pong sayangin ang yung opportunity na makapili ng magandang pinuno para sa ating bansa. Huwag po natin isipin yung ngayon. Isipin po natin yung kinabukasan ng mga anak natin, ng apo natin, at sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat.